Welcome back po muli sa ating channel. Hello, hello. Today is Wednesday, the 20th of December. Supposed to be today yung last day nila Jonathan sa school. Merong Christmas, parang get-together, Christmas get-together sa school nila with parents, eating lunch with the kids or something like that. Pero kasi this morning, si Jonathan, grabe yung ubo. At tas yung plema niya, as in very greenish. Talagang, talagang tight yung chest. So, ang ginawa, ang sabi ng asawa ko, wag na lang papasukin si Jonathan. Which is, I agree. Wag na lang siyang papasukin since last day naman na. Tapos, before ng Christmas break nila. Tapos, at the same time, gusto ko siyang i-nebulize on a regular basis. So, para maging ma-loosen yung mga, niya dyan, yung mga plema niya. Kasi, syempre, magpapasko. Ayoko matuloy or mauwi siya sa sakit. Which is very popular and common at this season. Ang dami nagkakasakit, nagkakaubo, nagkakasipon, nagkakalagnat, yung cold symptoms, flu-like symptoms. So, ayokong mauwi sa ganun si Jonathan kasi syempre magpapasko. I want him to enjoy the Christmas season. So, kaya hindi na namin pinapasok. So, obviously, hindi na ako pumasok kasi syempre walang magpapantay sa Jonathan ko. So, hopefully, bukas, pag medyo sa pakiramdam ko, nag-loosen na yung ubo niya, yung mga plem-plem dyan, is papasok ako tomorrow sa school, sa work kasi yun na yung last pasok ko for this week. Tapos ang susunod ako papasok next week na after Christmas na eh. So, para naman hindi sayang yung one day. Tapos si John, tapos nasama namin, dadalhin ko yung table niya, dadalhin ko yung mga gamit niya, aning-aning. Alam niyo naman, pag nandun yun si Jonathan, feeling extension ng bahay namin. So, ayon. So ngayon, since alas 10 na ng umaga, nag-coffee na ako, nagugutom ako. So magagawa, magluluto ko ng sardina si Jonathan. Nag-breakfast na rin siya kanina. Pero ginagawan ko siya ng chicken nuggets. So parang early lunch niya na rin. Medyo nag-lose kasi si Jonathan. Ewan ko ba dito, napaka-picky sa pagkain. So habang nandito siya sa akin, pakakainin ko siya ng kung aning-aning. So, para magka... okay lang naman kasi siyempre, diba? Active siya, bata. Kaya lang, ewan ko ba. Nasanay ako na medyo malaman-laman siya. Katulad ko. So, yep. Actually, guys, naka-uniform na ako kanina. Tapos, kasi maaga naman talaga ako nag-prepared ng... Maaga ako gumigising, nagpre-prepared everything, yung lunch, breakfast namin, tsaka yung mga gamit ni Jonathan pagpapasok. Maaga talaga ako. So ako nakabihis na ako, naka-ready na ako, tapos gigising ko na si Jonathan. Tapos na nagising siya, nag-uubo siya, parang di ko gusto yung tunog ng ubo niya. So, ayun, until we decided, wag na lang siyang papasukin. So, hopefully, medyo mag-loosen siya. Gagawin ko yung kanyang yung nebulize niya is regular basis all day until tomorrow. And hopefully that will help. Kasi syempre pag nasa school siya, hindi siya nanenebulize. Nanenebulize siya sa gabi na, di ba? Pag uwi na namin galing ng work. So gusto kong loosen yung kanyang mga phlegm. So, anyway, ito na yung chicken nuggets ni Jonathan. Luto na. And then ako na magagawin ko, magigisahin ko yung aking sardinas to have my brunch. Breakfast. Hindi ako nag-breakfast, pero nag-coffee ako. Ganun talaga yung routine ko. Coffee in the morning, kahit wala pang laman ng pagkain. Ewan ko ba, gusto ko yung kape. Yung lasa ng kape sa umaga. So, yeah. Luto ako ng sardinas for lunch. And then, maya-maya, baka lumabas kami kasi gusto lumabas ng isa. And since it's cold, but it's lovely and sunny outside. So, we'll see. Tapos na akong kumain at nandito ako sa hagdan kasi si Jonathan, si Jonathan, yung aso namin, si Missy, is pinapaihi ko tsaka pinapatae. Di pa kasi siya lumalabas since kanina eh.
Kaso dito lang ako. Usually inaantay ko siya sa labas. Kaya lang ang lamig sa labas ngayon. So dito lang ako sa loob. Ayun siya. Ayun. Ayan. Ayan yung aso. So. Tumitingin pa siya kasi yung isang friend ni Greg. Yung may airplane na nakaparada dito sa amin. Sa hangar ni Greg. Is kanina nagpapalipad siya. Pero hindi siya nagtagal. Usually, ano yan, maghapon. Pero ngayon, 2-3 hours lang siya. Umuwi na rin. Siguro kasi, syempre, di ba? Medyo malamig. Although, may heater naman yung airplane niya. Tsaka may AC pagka summer. Kaya lang, syempre, di ba? Hindi niya feel. So, ayun. Si Missy, ayun, nakikiusyoso. Tumitingin dun sa shop ng asawa ko. Dahil may mga tao doon. Okay, mga langga. Lumabas kami. Hindi talaga. Wow. Ayaw talaga papigil ni Jonathan. Lalabas talaga siya. Kahit malamig. Ayan, naglalaro ng putik. Yeah? It's a baby one. Oh, wow. Let me see. Be careful what you play, huh? It's a baby one. Don't just touch anything, huh? Just in case. Hilig sa ano na ito eh. Ayan, oh. Can you see that little guy? That's... Don't touch it. He looks like... Oh, is he dead? So anyway, yeah, I think it's dead. Last few days, ang lakas ng ulan for 2 days. So ayan yung lupa nagkaputik-putik na. A little caterpillar dying. Yeah, I know. That's so bad.